Good morning mga ka-JL, it's me again, JL Vlogs. So ngayon mga ka-JL ay muli nating babalikan si Nanay Elvina. So kumustahin natin kung kumusta na ba siya since na nakita sila sa kanyang anak na si, kalimutan ko na pangalan yun, ng anak niya. So pupuntahan natin si Nanay sa Carbon kasi hindi raw si Nanay nagstay doon sa bahay ng yung nag-ampon kay sa kanyang anak. So si Nanay is nandoon pa rin sa Carbon. So kumustahin natin kung ano na yung kalagayan niya. So pupuntahan lang natin ngayong araw na to. So mga ka-JL, nandito na tayo sa trabaho rin si Nanay sa opera? Si trabaho niya to? Panlay. Ah, kanang kwan. Ay, nagkwan siya kanang pamid. Panlay. O, pamid na siya, sir.
So wala na pala dito si nanay. Kailan pa? One month na daw si nanay nagtatrabaho dun sa opera bilang katulong. So yun po mga ka-GL, si nanay pala is nagtatrabaho na doon sa opera bilang katulong. So mga 1 month na daw since nagtrabaho siya. Mabuti naman na nanay mayroon ng trabaho. Then simula nang pumunta kami sa bahay ng kanyang anak. Oh, so yung nagkupkup kay sa anak ni nanay ay hindi na pa sila nakabalik doon. So yun yung last na nagkita sila, hindi na nakabalik si nanay kasi yun nga lockdown. Then yung time na bumalik na doon, hinahanapan sila ng travel pass. So hindi sila nakapunta doon ulit. Then wala rin silang communication sa kanyang anak kasi nanay wala namang cellphone. Then sabi ni ate doon na then babalik na daw si nanay pag okay nang hindi na lockdown. So yun mga ka-GL, pauwi na tayo. Yun lang ating ma-update kay Nanay Elvina. Kasi hindi ko rin alam kung saan sa opera si nanay nagtatrabaho. So hindi natin siya mapuntahan. O kausapin man lang. A few moments later. Later. So dito tayo sa Colon mga ka-GL, nag-aantay tayo ng masakyan pauwi. So service.
pwede sa atin to kasi from Katipunan. Katipunan pa rin, walang Kapitol, walang dadaan sa Kapitol. Mercedes na naman. Nakapwede na to. Ito na yata. Yan, Kapitol. Sakay na tayo, mga ka-GL. Ay! Uli, nakasakay rin tayo sa wakas. Pauwi na tayo.